Hello po mga ka-Family Mix Vlog! For today's video, pupunta po ako ng Pasay, guys, dahil isa ang driver's license sa mga primary ID at kailangan ito ng mga taong nagda-drive. Kukuha po ako ng non-fro. Actually, 32 days po ang kailangan bago mapa-ID ang inyong student license. Guys, kung kayo ay mahilig mag-drive ng inyong mga sasakyan o mahilig magpatakbo ng kahit anumang sasakyan, ugaliin po nating may lisensya o mas mabuti na kumuha kayo ng lisensya. At ito po ay lubos na mahalaga. Sa video nga pong ito ay kasama ko po si Kuya Ison, ang aming kaibigan. Bali guys, sa kanya po ako nagpapasama para mabilis ako makapunta. At dahil nga nagmotor kami, siya muna yung pinag-drive ko. Dahil nga may mga kasama pa kami guys na inantay pa namin sila sa Robinson Imus. Yan nga, sa video ngang yan guys, makikita nyo na sobrang traffic. Actually, apat kaming pupunta. Si Kuya Boyet at yung kasama niya nakukuha din ng driver's license. At dahil nga guys, pares kaming student license pa lang, nagsabay na lang po kaming mag-fananfro. Sabi nga ni Kuya Boyet ay expired na daw ang medical ng aking makakasama sa pagkuha ng nanfro. Kaya nga po, huminto muna kami para antayin na lang sila. Diyan nga guys, makikita nyo talaga na hindi makausad yung sasakyan at sobrang traffic. Kaya sabi ko nga kay Kuya na hindi kami papasok sa loob ng medical center at aantayin na lang namin sila. Guys, ito yung nag-drive sa akin, si Kuya Ison nyo. Sa lahat ng mga pinupuntahan ko, ito yung matyagang laging sumasama sa akin. Bali, nakiusap lang po ako na samahan niya ako. Siya guys, yung kaibigan ng asawa ko na matalik at parang kaibigan na din sa amin. Diyan nga guys, ay paalis na rin kami matapos namin mag-antay sa kanilang pagme-medical. Natapos na rin po. At yan na, ay nagbiyahe na rin kami agad. At dahil nga 5:30 pa nga lang nang umalis kami sa bahay. At sabi nga ng nag-a-assist sa akin na si Kuya Boyet ay mas maganda daw guys, kung mas maaga kaming makapunta doon para maaga din kaming makatapos at makauwi. Dahil nga sobrang traffic sa biyahe, nagsingit-singit na lang po si Kuya Ison at nagpapasalamat din ako sa kanya na magaling siyang dumiskarte. Nilulusot-lusot niya yung motor niya sa mga way na hindi kami maiipit sa traffic. Sabi ko kasi sa kanya guys na kailangan kong makatapos agad at may susunod pa akong pupuntahan. Dahil nga guys, nagsabay yung biometric ko sa passport. A few moments later. Naglalakad na nga kami dyan, papasok sa loob ng LTO guys, at tatlo na lang po kaming pumasok. Guys, hindi na sumama si Ison dyan kasi ayaw niya sumama at nagpaiwan na lang siya. Kasi daw, mahihirapan daw yung paglabas niya pa ng motor. So, doon na lang daw po siya mag-aantay sa parking lot. Na sobrang ang aga namin guys, hindi na kami nakapag-almusal. Yan nga guys, tinuturuan ni Kuya Boyet si kasama na magpa-fananfro na hindi ko na po imi-mention yung name niya. Guys, sa videong yan ay makikita nyo na napakarami naming nag-aantay at natawagin ang aming mga pangalan. At habang nag-aantay nga ako dyan, ay pa-video-video muna. At kinukuhaan ko din yung mga kasama ko guys na nag-aantay din na tawagin yung mga pangalan nila. Ang susunod naman dyan guys na step ay sa window 9 ay magpe-payment na kami. Bali, sunod naman dyan ay sa window 7 na magbabiometric naman po kami. Ayan po yung mga kasama ko at nagsasabing shoutout. Shoutout daw sa Family Mix Vlog. Nakikita naman nila na nagbibideo ako kaya palingon-lingon din sila sa akin
So ako naman, mahiyahiya nga po ako dyan na nagbibideo kasi bago nga pala papalang ako sa pagbablog, kaya medyo mahiyain pa. Sa video ngayon guys ay pipila na kami para mag-proceed sa payment. So antayin mo lang na tawagin ang pangalan mo bago ka pumila dyan. At pagkatapos nga nyan guys ay paakyatin na kami sa taas for test. At sana nga guys ay makapasa si Mami Family Mix Vlog. Ayan guys yung mga kasama ko na nagsusulat pa din sila. Ako po kasi yung maaga akong natapos kasi dun pa lang sa labas binigyan na kami ng papel at napilapan ko na agad. Para purpose na lang, so marami pa pong step ang dadaanan bago ka makakuha ng non-fro license. So ang una ay mag-payment muna bago mag-biometric. At yan naman guys, sa video niyan ay natapos na namin mag-biometric, kaya mag-proceed na kami sa test. Diyan nga po ay nag-aantay na lang kami na tawagin ang aming pangalan at number para pag nakatawag na yung pangalan namin, magpi-fill up na kami at puproceed na kami sa next room, sa test room. So isa-isa lang ang pagtawag nila ng bawat pangalan namin at isa-isa lang din ang punta sa test room. So kailangan makapasa ka sa 1 to 60 ay maka 48 ka na grades. Or yan si ate, shout out ate na sobrang mahiyain. At eto nga si kuya, nakasama ko. Shout out kuya at sana nanonood ka para makita mo rin itong video na ito at nang mapanood mo. Shout out sa inyo guys. Siyempre guys, hindi ko na ipapakita sa inyo yung kaganapan sa test room dahil yun po ay bawal at policy ng LTO. Pagkatapos nga namin nag-exam guys ay dinala na namin yung result na exam namin sa room 1. Pagkatapos nga guys nadalin sa room 1 ay magpo-proceed na kami sa window 10 at releasing na po ng ID. At dyan nga guys, pag release ng ID namin ay kailangan naming magantay na tawagin yung pangalan namin at ang release po ay by name. Ay inantay ko lang po na tawagin yung pangalan ko sa pila na iyan at saka ko po kinuha yung. Nga guys ay pauwi na kami ni Kuya Ison. Yun lamang guys at nagmamadali po ako at may susunod pa po akong pupuntahan. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please like and subscribe and click the notification bell.